Mga ka-hunters, welcome back po sa ating channel, Kalimay. Ayan, nga pala, pwede na po kayo mag-join sa ating membership. Kapag nakapag-join po kayo sa ating membership, makakapasok po kayo sa group chat kung saan nandun lahat ng ating mga members. Pwede po kayong magkaroon ng transaction doon dahil lahat po ng member ay mga legit buyers and sellers. Ayan, at huwag pong kalilimutang mag-subscribe at iyon ang bell para updated kayo pag may bago tayong content. Unahin natin ang coin ni Ramon Geraldo. Sir, error din po ba yung 25 centimo? Ito kasing 25 centimo niya puti. No? Marami na tayong nakikita ng ganito mga puti na sinasabi nga ng karamihan na ginagamit daw ito sa kasal. Aras na tinatawag. Ano? Pero para sa akin kasi ito po ay mga tone coin ito. Mga maisasama natin sa mga error coins. Ayan. 25 centimo, 1995. At tatalakayin ko po dito sa mga 25 centimo sa susunod yung mga rare at 25 centimo. At kailangan nating palabasin yun. Ano? Sumunod kay Rose. Ayan. Itong mga 5 piso BSP na magaganda kondisyon. Ito yung mga 5 piso na sinasabi nating mga frosted 5 piso. Kasi makikita nyo naman, di ba? Yung appearance niya, mayroon kasing mga 5 piso na BSP na uncirculated, pero hindi naman po ganyan ang itsura, hindi siya yung parang meron cartwheel effect, kaya tawag natin dito ito yung mga frosted 5 piso. Yung iba naman guys na collector, tinatawag nila itong mga BU, no? Pero i-correct lang natin, hindi po BU yung mga ganito kasi circulated na po ito eh. Kapag sinabi kasing brilliant, no? Brilliant and circulated. Ito yung halos ginawa na parang maihahalan tulad sa mga group coin, no? Collectibles po yung ginawa yung mga yon for para sa mga collectors na nagano. At maaaring iilan lang ang mga BU, no? Ayan, sumunod kay Jonathan ito. Baliktad din na Jonathan Castro. Ay sir, asa lang po ba pa-ID? Ito pa ID daw ng kanyang banknotes. Ito po yung mga star notes or replacement notes na tinatawag. Ayan nga lang, hindi na maganda ang kondisyon ito. No? Paalala ko na sa inyo, kapag dating po sa mga papel, dapat po ay at least extremely fine condition to uncirculated condition para malaki po ang tsansa na mabibili. No? Maganda po ang banknotes mo. 922-922. Muntik na siyang maging radar. Eh, no? Pero hindi siya radar. Muntik lang. At yung gantong medyo rare na rin to. Medyo hard to find na itong banknotes na ito. At sayang nga lang, hindi na siya malutong. No? Kaya dapat kapag dating sa papel, alerto kayo pag nag-withdraw kayo sa mga ATM. Tignan nyo agad. No? Sumunod kay Reyes Joey. Ito, no? Yung kanyang 5 piso. Year 2005 ito. At kung naaalala nyo guys, yung content natin nung nakaraan, di ba? 2005 pros. Di ba? Ito naman kanya ay hindi po pros. Sabi ko sa inyo eh. Yung pong prosted, variation yun. Kasi nga ito, oh, merong 2005 na maganda pa ang kondisyon, pero hindi po siya prosted. Makikita nyo naman po yan eh. Eh, oh. Diba? Iba yung kinakasin na nga hindi naman prosted. Makintabi siya pero hindi yung cartwheel effect na tinatawag. Iba kasi yung kinang ng makintab lang compared doon sa may cartwheel effect na tinatawag. At yung reverse niya at tingin ko medyo slightly grease error ito eh. Kasi hindi pulido, no? Hindi makinis. Kumbaga medyo magaspang. Ayan siya, mabuti na lang at hindi lumabas si Kalbo ngayon, ano? Malamang nagpapatubo yun ang buhok. Ayan. 2005, collectibles po ito at legit na legit. Sumunod kay Pale Fox Pepito. Sir, error po ba? Ayan, tingnan natin. Itong mga to ay mga die adjustment strike. Error dahil kung mapapansin nyo doon sa may side, sa malapit sa pinaka rim yung pabilog, no, weak yung lettering niya. So yan po yung mga tinatawag na die adjustment strike error. Yan, hindi totoo yan. Totoo po ito, babalo ito naman kasi babalo ang sumulpot na yun.
Hindi ko akalain to. So pinagtutulungan na yata tayo. Nakaraan si Kalbo, ngayon naman si Bubalo. Pero okay lang yan. Totoo po itong ating kinokontent. Ano? Yan. So die adjustment strike or trials error. Next, umunod kay Carlo Yam. Ito, mga suki natin to ha. Kaya kayo yung mga ipopost nyo sakali may online Facebook page, piliin nyo po yung mga ganda para mapili ko rin na maisama sa ating mga content. Kagaya nito, itong kanyang 1 piso NGC oh. Legit agad yan guys, no? Pag makikita mo naman eh, kapag man-made na error, diba? Itong mga ganyang klase, na parang sa akin eh, mga debris error yan. Yan, yung may highlights na arrow na yan. Doon sa ilong, mayroong parang karakter na sumingit doon. Hindi naman natin masabing double na hindi, no? Tawagin na natin debris yun. Ayan, sumunod itong kay Joanna, no? Ito yung mga 10 piso, guys, na legit na errors na masarap pong i-collect. Masarap pong baka hawak ng mga gantong error coins dahil hindi naman lahat na mga error ay katulad nito. Di po ba? Paano yung sabi ko eh, Kalbo eh, yan ka na naman eh, no? Totoo yan dahil makikita mo naman sa appearance niya. Parang halos die adjustment strike din to, no? Pero ito po yung mga error na is struck through grease error. Kasi iba-ibang level ng struck through grease error ang lumalabas. Yan, tignan mo halos wala na yung mga pangalan nila. Mga dalawang bayani, no? Pero nandiyan pa. Makikita mo pa yung itsura ng kanilang mga portrait. Sumunod kay Paolo Manuel Santiago. Hi Lods, ito po, cross po ba? And may error ba? Tingnan natin. Yan, oh, maganda pa ang condition na to. Year 2001. At nakita ko na yung error agad. Nandun siya sa may outer ring. Yung metallic part, no? At hindi lang error yung coins mo. Pati yung picture tagilid eh, no? Error din. So, ayusin mo natin para yan, hindi masakit. Sakit sa leeg eh. Ayan, so error coins dito sa may metallic parts outer ring. Napakaganda pa ng condition nito. Grease error din ito, pero yung grease error niya doon lumabas sa outer ring. Yan, kasi sa center eh, no? Wala eh. Hindi mo makita yung grease error doon. Napakakinis, napakapulido ng gitna niya. Yan, sa reverse ganun din. So legit na legit error ito. At itong mga error coins nito, kung tatanungin nyo yung value, kung saan kayo magaling, ano, pag value ang pinag-uusapan, pwede po itong i-alok kahit mga 500 pesos. Bakit ko nasabi? Kasi maganda pa po ang kondisyon niya. Diba? Halos sa AU eh. Halos almost uncirculated eh, diba? Alright guys, maraming salamat. Hanggang mamaya, abangan nyo po yung content. God bless you all. Out muna tayo.